Magandang hapon mga kabiyaya. Ako po si Bishop Emi. Ito po ang 12-day broadcast, Learning Full Grace, April 17 up to April 28. Purihin ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na maipahayag ang mensahe ng biyaya. If you are watching this broadcast for the first time, please like us on Facebook. Not just like us, also follow us. And if you do, please do not forget to click see first. And of course, do not also forget to turn on the notification in order that you will receive the messages and the postings of Emmanuel Ministry Institute as well. So let's do this very quick. Ang ground rules po natin para sa broadcast. Number one, you have to identify your location. Please do that. Number two, like, invite, and share. Invite pa more and share pa more. Always keep in mind that the word of God will not return void. Isaiah chapter 55, verse 11. Number three, participate in the learning process. In-encourage po namin kayo na gamitin po nyo yung comment section sa paglalagay po ng mga insight, because you will never know, ang mga insight po na yan ay nagiging pagpapala sa ating mga kamag-aral na kasabay po nating nanonood sa broadcast na ito. Gamitin po ninyo ang heart sign, approve sign, clap sign, or whatever sign that will just express your emotion. Be involved. Participate in the learning process. Number four, support this broadcast. At the end of this message, we will let you know how you can do that. Pero mula sa ikaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa suporta na inyo pong ibinibigay sa broadcast na ito. Also, we would like you to prepare your communion elements. Ang inyo pong tasa na mayroon pong grape juice, ang inyo pong kapirasong tinapay, because at the end of this broadcast or at the end of the message, we will have a communion. We will together declare the power of the broken body of Jesus all together. Also, at the end ng message, bago matapos ang broadcast, meron po tayong Full Grace Churches Directory. I understand may mga nag-update po kahapon at may mga nagbibigay pa po ng mga bagong pangalan. Ang update po will be released tomorrow and we are working on it. Pagkatapos po ng pagtuturo, bago matapos ang broadcast, mapapanood po ninyo ang pangalan ng mga simbahan, mga pastors, address, contact number ng mga Full Grace pastors and Full Grace churches arranged alphabetically. Yan po ay guide sa ating mga viewers in the event na naghahanap po kayo ng mga Full Grace churches dahil pagod na kayo sa performance and that you want to find rest through the finished work of Jesus Christ, you might as well try the difference, because there is truly a big difference between a performance-based church into a Full Grace churches. So please itry po ninyo kung naghahanap po kayo ng mga simbahan malapit sa inyong lugar. Also, meron din po tayong 130 extensions sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Let's begin. Kahapon, nag-overtime po tayo. So, hindi ko masyado namalayan ang oras dahil nabanggit ko sa inyo na ang ating session ay 1.5, maximum ng 2 hours. Nasabi sa akin ng production crew na lumagpas na ako sa 2 oras. So, hindi naman ako hingi ng pamanhin dahil alam ko na pagpala kayo. Pero sisikapin ko po na sundin ang oras.
na hindi ko maipangako, sisikapin ko lang. I will just try my best to be mindful of the time. At 1.5 hours, maximum of 2 hours. Yung iba, sabi sa amin, ay naubusan na ng load. Yung iba, naglobat na sa tagal. Ba? Okay naman yan, huwag lang mawala ka sa mensahe ng biyaya. Dahil pag sinarge mo yan, makabalik ka, mag-load ka, makabalik ka. Well, kidding aside, we will just be mindful of the time. Kahapon, overtime, pero we'll just be mindful of the time today's broadcast. So are you ready to study the Word of God? So let's do a review. Review. Mahalaga po yung review kasi repetition brings retention. Huwag mong isipin na dahil narinig mo na, ay alam mo na. Hindi po. Marami tayong narinig na nakakalimutan natin dahil sa dami ng mga alalahanin sa buhay, sa dami ng mga bayarin sa buhay, sa dami po ng mga inaasikaso sa buhay. So hindi ko mo narinig mong minsan, eh naintindihan mo na o alam mo na. You need to hear it again and again and again. The Bible says faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Romans chapter 10 verse 17. Tandaan po natin, repetition brings retention and retention is the ultimate test of learning. Keep this in mind. Kapag hindi mo natandaan, hindi mo natutunan. Huwag mong bibiruin ang sarili mo. Pag hindi mo natandaan, hindi mo natutunan. Dahil kung natutunan mo, dapat natandaan mo. At hindi mo yan matatandaan nang minsan mo lang narinig. You have to hear it again and again and again. So let's have a very quick review, then we'll build on it, and then right away proceed to our lesson today. We learned yesterday that learning full grace is a revelation. Unless the Lord reveals it to you, there is no way you can understand it. Ipinaliwanag na po natin yan yesterday, and I'm not going to explain it again. I am just refreshing your memory. Galatians chapter 1, verse 11 to 12. Let's look at this verse. The Apostle Paul writes, I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I receive it by revelation from Jesus Christ. Apat na bagay ang gusto ko pong matandaan nyo dito sa verse na ito. Una, ang sabi ni Apostle Pablo, not man-made. Pangalawa, ang sabi niya, not man-given. Pangatlo, ang sabi niya, not man-taught. Pang-apat, ang sabi niya, ay God-given through direct revelation from Jesus Christ. Yan mismo ang sinabi ni Apostle Pablo patungkol sa gospel of grace or the message of grace or the message of the finished work of Jesus Christ. Look at Galatians 1:12. I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it, how? By revelation from Jesus Christ. Kanino galing ang revelation? Kay Jesus Christ. Hindi po sa pastor, hindi po sa bishop, hindi po sa mga babasahin, hindi po sa broadcast. Pwede niyong panoorin ang broadcast na ito all your life. O pwede kayong bumasa ng mga libro na isinulat ng mga pumosong manunulat. But unless and until the Lord Jesus Christ reveals it to you, you will never understand the message of full grace. Hindi ko minamaliit ang mga efforts na inilalagay ng mga manunulat at ng mga broadcasters. Pero they can only do so much. But when it comes to understanding the message of full grace, it all depends on apokalupsis, revelation.
Siya po yung nag-alis ng takip. Siya po yung nagpahayag. Siya po yung nagpaunawa sa atin. Hindi ho nakasalala yan sa magaling na pastor, magaling na bishop, o isang foreigner na preacher. Hindi po. O isang malaking simbahan, o kilalang pastor. Hindi po. I am repeating this again and again so that we will remember that full grace can only be understood and can only be received absolutely, completely by apocalypsis, revelation from Jesus Christ. Always keep this in mind that the gospel of grace is a revelation. Unless the Lord reveals it to you, there is no way you can understand it. That is why it is absolutely pointless to debate the gospel of grace with spiritually dead people. With spiritual dead people. Brothers and sisters, hindi ka pwedeng makipagtalo sa patay. Kung nasubukan mo na yan, sinong nanalo? Sigurado yung buhay. Dahil hindi na makaka-argue yung patay. That is exactly what we are telling you. Kaya yung mga naghahamon ng debate, magdebate ka mag-isa mo. Kasi kahit magdebate tayo, unless the Lord opens your understanding, unless the Lord gives you the revelation, it will just be an exercise of futility. Sayang lang ang oras namin, sayang din ang oras mo, wala namang patutunguhan, magkakagalit-galit lang tayo dahil baka sa kurso ng debate ay makapagpawala ka ng mga maaanghang na salita, makakasakit ka ng damdamin, walang patutunguhan. Absolutely pointless. So for you to receive and understand the message of full grace, you have to receive it by revelation. Yan po yung ating foundation lesson kahapon. Day one, we learn that from the Word of God. So let's begin. Are you ready to study the Word of God? Yun po yung review pa lang. So ito na yung ating pag-aaralan. And let's commit this to the Lord. Let us pray. Our Father in heaven, we are so very thankful for another opportunity that you have given us to broadcast the message of full grace. Tinataas ko po sa ngarapan ng aking mga kamag-aral na nanonood sa broadcast na ito sa iba't ibang panig ng aming bansa at maging sa ibang bansa. Dalangin po namin that the spirit of revelation will be so evident throughout the broadcast that they will receive the message of full grace only by apocalypsis, by the revelation given by Jesus Christ. We ask all this by your grace, for your glory in Jesus' name, and everybody would just simply say, amen and amen. So let me ask you this question. What is the original sin? Probably you are asking, bakit natin ito pag-uusapan? Again, sabi ko sa inyo, yung unang tatlong araw, we will be laying the foundation. And then sa mga susunod na araw, we will be building up the superstructure learning of full grace. So, right away, what is the original sin? The answer is pride. Pride is the original sin. Kung ikaw ay mapunahin, tignan mo maigi sa screen mo, anong letra ang nasa gitna ng word na pride? I. Very good. I. Kitang-kita mo. Malaking-malaking letra, I. Because that is what pride is. I. Kaya ang tao po ay nakasentro sa kanyang sarili sapagkat this is the original sin. In fact, this is the fall of Lucifer. Si Lucifer na isang arkanghel, bumagsak at naging Satanas dahil po sa pride. Let me show you the scripture. Isaiah chapter 14, verse 12. Let's look at this together. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weakened the nations. Pansinin po ninyo
kung sino ang nagpahina ng mga bansa. Hindi po ang mga presidente, hindi po ang mga politiko, hindi po ang mga tao. Look at the scripture, look at the last line, you, referring to Lucifer, you who weakened the nations. Kaya po humina ang mga bansa. Dahil po yan, ultimately, kagagawan ni Lucifer na naging Satanas. Look at the next verse. Verse number 13 and 14. For you have said in your heart, now this is the five I wills of Lucifer. Let's read this. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the clouds, and I will be like the Most High. Pansinin po ninyo ang kanyang five I wills. I will, I will, I will, I will, I will. Ibig sabihin po, ang pride is more of the I, ako, ako, ako. In fact, pride is the mother of all sin. Ang pinakananay ng lahat ng kasalanan ay pride. Kaya ho maraming anak na mga kasalanan sapagkat ang nanay ay ang kayabangan. Galit ang Diyos sa kayabangan. In fact, mababasa nyo sa Book of Proverbs, yan ay number one sa listahan na kinamumuhian ng Diyos na kasalanan. Dahil hindi lang po yan ang fall of Lucifer. Also, you have to be mindful that this is even the original temptation. Ang tao tinukso ni Satanas gamit po kung saan siya bumagsak. Bumagsak si Lucifer dahil sa pride. Tinukso niya naman ang tao sa tukso ng pride. So let me just show you that the fall of man is pride. Genesis chapter 3, look at the scripture. For God knows, the serpent speaking to the woman, for God knows that when you eat of it, eat, referring to the forbidden fruit, your eyes will be opened and you will be like God, knowing good and evil. Napansin nyo kung ano ang inalok ni Satanas sa tao? You will be like God. Kasi yun yung kanyang prostration. I will be like the Most High God. And that is pride, to lift up yourself above God, or even make yourself like God, is pride in its nature. Look at the next verse, Genesis 3:6. Look at the next verse. When the woman saw, referring to Eve, that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. Tignan niyo po ang naging tingin niya doon sa bungang ipinagbawal ng Diyos. Desirable for gaining wisdom. Alam niyo po ba na hindi nila kailangan mag-gain ng wisdom? Because they were created perfect. They have the wisdom of God in them. Alam niyo po ba na di sila dapat nag-succumb into temptation, becoming like God? Because the truth, man was created like God. In fact, in the book of Psalms, you can read that man was created a little lower than Elohim. We will discuss that along the way dito po sa 12-day broadcast. I am just throwing that to you right now for the moment. So, ang tao nag-succumb doon sa temptation, wanting to be like God, gaining wisdom through the trap that the enemy has given man. After the fall,
Look at this question. After the poll, what was man's first work related to God? Nung bumagsak na ang tao, ano ang unang ginawa ng tao na mayroong kaugnayan sa Diyos? Remember this? Nagtago ang tao. Remember that? Nagtago ang tao at, look at this, binihisan niya ang kanyang sarili ng dahon ng igos. Remember this. This is very, very famous story in the Bible that Adam and Eve clothed themselves with pig leaves. Binihisan ang sarili, tinakpan ang sarili sa kanilang kahubaran, nagtago sila, lumayo sa Diyos at tinakpan ang sarili gamit po ang dahon ng igos. They clothed themselves. Now let's apply hermeneutics principle, calling it the rule of first mention. Marami kasing rule ang hermeneutics. Meron mga major rules, meron din po mga minor rules. And this is one of the minor rules, but I believe it is important as well. The rule of the first mention, tatanungin natin ang ating sarili sa rule na ito. Kailan unang na-mention ang pig leaves sa Bible? As you can see sa story, dito po first na-mention yung pig leaves. Sinong gumamit ng pig leaves? Ang tao. Anong ginawa ng tao sa pig leaves? Ginawa niyang pantakip ng kanyang kahubaran. This is the first mention. Then I will bring you to one passage in the New Testament, also a famous one, where Jesus cursed a fig tree having so many leaves but without fruits. Remember that story? Oh, daling ko po kayo doon sa storya po na yon. Matthew chapter 21, verse 18 to 19. Now, look at this. Early in the morning, as he was on his way back to the city, he was hungry, referring to Jesus. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, "May you never bear fruit again." Immediately, the tree withered. Now, sinumpa ni Jesus ang punong igos. Napakaraming kontrobersya ng verse na ito. Ang daming nakagawa ng kung ano-anong doktrina mula sa verse na ito. But I want to be very honest with you. I will look at this verse using hermeneutical principle of the first mention. Bakit sinumpa ni Jesus ang punong igos? As you can see in the story, wala siyang nakita bukod sa dahon. Have you noticed that? Nothing on it. No fruits. Nothing on it except leaves. Brothers and sisters, ano po ang nire-represent ng leaves? Walang bunga, pero mayroong mga dahon. Now, this is very controversial sapagkat may mga taong hindi maintindihan to. Ang sabi, wow, nagutom si Jesus, uminit ang ulo dahil walang nakuhang pagkain sa puno, sinumpa ang puno. Kaya kita ninyo yung mga taong gutom, madaling umiinit ang ulo. Kaya ang sabi nila, yan ay maliwanag na ebidensya na kapag nagugutom, umiinit ang ulo. Hindi po. Unang-una, hindi kailangan ni Jesus kumuha ng pagkain mula sa punong ito para punuan ang kanyang pangangailangang pagkain. He can provide whatever needs mayroon siya at any given time. At saka hindi po high blood si Jesus. One thing for sure. Hindi po siya nagalit
dahil siya'y nagutom. Mayroong meaning ang verse na ito. Ang verse po na ito ay naglalarawan na ang puno na ito ay hindi normal. Abnormal ang puno na ito. Now, bakit mo Bishop na sabing abnormal? Because I will show you the study that proves fig trees naturally grow fruit before the leaves open. Yan po ang totoo. Ang normal, nauuna ang bunga bago ang dahon. Kaya isip ng konti pag may time. Kapag may dahon, dapat mayroong bunga. Dahil nauuna ang bunga, kasunod ang dahon. Nung makita ni Jesus sa tabing daan na may puno ng igos na may dahon, ini-expect niyang may bunga. Bakit? Kasi mayroong dahon. Anong nauuna? Dahon o bunga? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, una ang bunga. Eh wala siyang nakitang bunga. Anong nakita niya? Puro dahon. Ito po ay larawan ng abnormal na kalagayan ng tao nang ang tao ay bumagsak. Naging abnormal ang kalagayan ng tao sapagkat ang normal, tayo po'y konektado sa Diyos. Nang pumasok ang kasalanan, nagkaroon ng disconnection. Dahil ang tao nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, nagkaroon ng abnormality ang tao. Na pag sinabi ko pong abnormality, hindi ko tinutukoy ang anumang abnormalityng pangangatawan. What I am talking about is more than that. It is all about the very life in itself. Halimbawa, hinahanap ng tao ang tunay na kasiyahan sa mga bagay ng kamunduhan. Abnormality yon. Kasi kahit anumang bagay mayroon ng kamunduhan, you will never find satisfaction. Kasi hindi ka nilikha ng Diyos para sa bagay. Kaya walang bagay na magpupuno ng iyong tunay na kasapatan. Naalala niyo po yung babaeng nakausap ni Jesus sa balon ni Jacob, yung babaeng Samaritana? Natatandaan niyo po yun sa John chapter 4? Yung babae pong yun nagkaroon ng limang asawa. Ang sabi ni Jesus sa kanya, babae, bigyan mo ko ng maiinom. Sumagot ang babae. Ano't ikaw na isang Hudyo nakikipag-usap sa aking isang Samaritana? Ang sabi ni Jesus, babae, kung nalalaman mo lang ang kaloob ng Diyos, ikaw ang hihingi sa akin ng tubig. Now, tignan niyo kung paano nalito ang babae. Kanina lang, sabi ni Jesus, bigyan mo ko ng tubig. Ngayon, ang sabi ni Jesus, ikaw ang humingi sa akin ng tubig. Ang sabi ng babae, Ginoo, malalim ang balon, wala kang pansalok, saan ka kukuha ng tubig? Ang sabi ni Jesus, babae, ang sino mang uminom ng tubig sa balong ito ay muling mauuhaw. Ang sino mang uminom sa tubig na ibibigay ko, hindi na mauuhaw. Nako, nagka-interest yung babae. Tumaas ang kanyang kilay, ang sabi niya, Ginoo, bigyan mo ko ng tubig na ito upang hindi na ako palaging pumunta rito at sasalok. Ang sabi niya, all right, tawagin mo ang iyong asawa. Ah, sumagot ang babae. Wala po akong asawa. Sumagot si Jesus, tama ang sabi mo. Ang kinakasama mo ngayon na hindi mo tunay na asawa dahil lima ang iyong naging asawa. Oh, sumagot ang babae. Nabalitaan ko na darating ang Mesiyas. Sumagot si Jesus, dumating na. So inamin ni Jesus ng tuwiran na siya ang Mesiyas. Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit ang babaeng ito ay nagkaroon ng limang asawa? Sapagkat meron siyang hinahanap sa unang asawa, hindi niya nakita. Meron siyang hinahanap sa pangalawang asawa, pangatlong asawa, pang-apat na asawa, panlimang asawa. At alam niyo po ba kung di siya inabot ni Jesus? Ah, makakasampu itong babae na ito.
At alam niyo po ba na kahit makasampung asawa siya, hindi pa rin niya makikita ang kanyang hinahanap sapagkat hindi ka nilikha ng Diyos para sa tao. Hindi ka nilikha ng Diyos para sa bagay. Hindi ka rin nilikha ng Diyos sa anumang rason bukod lamang para sa Kanya. He created you for Him alone. That is why only Him and only God can fully satisfy the longings of your heart. Brothers and sisters, kaya po ang mga tao ay naging abnormal sa paghanap ng tunay na kasiyahan sapagkat ang tao'y nahiwalay sa Diyos. Puro dahon, walang bunga, abnormality. Alam niyo po ba kung ano ang motto ng Estados Unidos? Pursuit for happiness. Hanapin ang kasiyahan. At alam niyo po ba sa matagal na panahon, yan ang hinahanap ng tao. Pursuit for happiness. Hanapin ang kasiyahan. Hinanap ng iba yan sa malalaking bahay. Natagpuan nila na kahit gaano kalaki ang bahay, naluluma at nasisira. Hinanap nila yan sa mga bagot modelong sasakyan. Napatunayan nila na kahit gaano kaganda at bagong sasakyan, naluluma. Hinanap po nila yan sa pagkakaroon ng maraming pera. Napatunayan po nila na kahit marami na ang pera mo, maraming bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Pwedeng bilhin ng pera ang malaking bahay, pero hindi kayang bilhin ng pera ang masayang tahanan, ang isang masayang pamilyang nakatira sa isang bahay. Pwedeng bilhin ng pera ang masarap na pagkain, pero hindi kayang bilhin ng pera ang ganang kumain. Kayang bilhin ng pera ang isang magandang kwarto, malumbot na higaan, air condition, pero hindi kayang bilhin ng pera ang himbing ng tulog sapagkat nakasulat sa Biblia si Yahweh ang nagbibigay ng mahimbing na tulog. Naging abnormal ang tao sa paghanap niya sa tunay na kasiyahan sapagkat hindi po niya batid. Walang bagay na maaring ibigay sa iyong mundo na makapagdudulot ng tunay na kasiyahan. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, makamtan man ang tao ang buong mundo kung mapahamak ang kanyang kaluluwa, lugi siya. So ang dahon ng igos ay larawan po ng abnormality. And that is exactly what happened in the Garden of Eden. Nang tao ay naging abnormal, natakpan ang kanyang kahubaran gamit po ang dahon ng igos, gayong sila po ay covered with the glory of God. Pero nung bumagsak ang tao, nawala ang kaluwalhatian ng Diyos at pilit na tinakpan ang kanilang kahubaran gamit ang dahon ng igos. Brothers and sisters, that is what religion is all about. Let me show you from the Word of God, 2 Timothy chapter 3, verse 5. The Apostle Paul writes, having a form of godliness, but denying its power, have nothing to do with them. Ang word po na form ay galing po sa Greek word na morphe, which means shape or exterior, panlabas. And that is what religion is. Religion has mastered the art of exterior godliness. Yung mga kabanalang panlabas, yung po bang mapupuna at mapapansin at mapapapalakpakan ng tao. Yung po bang babanggitin mo kung ilang araw ka nang hindi kumakain at ikaw ay nananalangin at nag-aayuno. Yung po bang ang damit ay hanggang dulo ng paa. Yun po bang ang buhok ay napakahaba hanggang sa kanyang baywang? Yun pong damit na mahaba, yun po ay mga panglabas, exteriors. Yun po ay anyong panglabas na sabi ni Apostle Pablo, religion has mastered the art of exterior godliness. Panglabas, madahon. Madahon ang puno. Ang puno ay puro dahon. Pero nung lumapit si Jesus, walang bunga. That is what religion is. Madahon, pero no power. Ang mga tao ay alipin ng kasalanan. Ang mga tao ay alipin ng kahirapan, alipin ng karamdaman. Sapagkat natatakpan lang sila ng dahon ng laki ng relihiyon.
dahon ng maraming dumadalo, dahon ng panlabas na ekspresyon ng religion. And the Bible is very clear that this is just a form but no power. Kaya may mga simbahan na napaka-particular sa damit ng pastor. Kailangan na ikang pastor ay nakabarong. Dahil pag hindi ka nakabarong, hindi ho pastor. Di naman. Ang dami naman nagsusuot ng barong, hindi naman pastor. Kahit security guard nga, nagsusuot ng barong. Kahit ordinaryong tao, nagsusuot ng barong. Kailan ka pa nakagawa ng doktrina na ang uniform ng pastor ay barong? Oh, kailangan eka naka-long sleeve, kailangan eka naka-necktie, kailangan eka ay naka-suit, naka-amerikana, naka-three-piece, yan eka. O kaya kailangan eka naka-sutana, kailangan eka merong clerical collar, at yan po ay mga exteriors. Now, let me explain. I'm not against all that. If you want to do that, fine. Make your day. We are not going to argue with that. Pero huwag niyong sasabihin na yun po mga lingkod ng Diyos na hindi ganun ang suot ay hindi na sila lingkod ng Panginoon. Meron pa nga ako nakausap na pastora, sabi niya, ang maong, yan ay makasanglibutan. Kaya pag ang pastor ay ka, nagmaong, makasanglibutan, hindi karapat dapat maging pastor. Grabe naman yung religion niyo. Kailan pa kayo nakagawa ng religion na ang maong ay makasanlibutan? Kailan? Alam niyo po ba kung ano ang makasanlibutan? Lahat ng damit makasanlibutan. Dahil nung unang panahon, walang damit. Itong payo ko sa iyo, kung ayaw mong maging makasanlibutan, huwag kang magdamit. Huwag kang magdamit. Hindi ka makasanlibutan. Sapagkat nang magsimula ang mundo, nang bumagsak ang tao'y nagdamit na. Kaya kahit anong damit ay makasanlibutan. Tsaka hindi po nawawala ang pagkapastor kung nakamaong. Eh ako ngayon ay nakamaong eh. Ibig sabihin ba hindi na ako pastor? Pastor pa rin naman ako kahit nakamaong. Eh ako nga walang medyas eh. Tignan mo, pakita mo ito sa camera dahil may mga taong gusto makita ito eh. Oh, wala akong medyas. O ibig sabihin ka, wala nang kabanalan? Hindi na karapat dapat? Ah, antayin nyo sa mga susunod na araw, susuot ko naman butas na maong. Oh, tignan ko lang kung di ka matisod. Kasi may mga tao napaka-partikulante sa susuot na damit. Alam nyo kung ano yan? Ah, look at my eyes. I'm telling you, in case you do not know, you know what? Is that religion? Religion! Form of religion. And God hates it. Brothers and sisters, ang pagsusot ng damit ay kung anong komportable para sa iyo. Ginagalang ka ng tao hindi dahil sa suot mong damit. Pinakikinggat ka at ginagalang ka ng tao sapagkat dala mo ang mensahe ng Panginoon. Alam niyo po ba ang ambassador ay kagalang-galang kahit anong kanyang suot? Well, we are hoping na magsuot siya ng maayos. Pero kahit wala siyang maayos na suot, ambassador pa rin siya at ang kanyang nire-represent pa rin ay ang bansa kung saan siya po'y itinuring na ambassador. Ganun din, kahit anong suot ng pastor sa likod ng pulpito, siya po ay representative ng Panginoon. Siya po'y mangangaral at tagapagturo at ang dala niya ay mensahe ng biyaya. Why are we saying this? Why am I taking time explaining this? Because that is religion. I'll show you what religion is. Matthew chapter 15, verse 1 and 2. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat." Now let me explain. Hindi po ito yung ordinaryong paghugas ng kamay at hygiene. Makinig po ha, dapat maghugas ng kamay. Lalo sa panahon ngayon, hugas-hugas lagi ng kamay at alcohol pa. Sa panahong ito ng COVID-19 crisis. Ang issue na pinalalabas ng mga Pariseo ay hindi lang washing of hand. Tignan nyo po, tradition of the elders. So this is about religion.
the religion of washing of hands. Now look at the next verse. Matthew chapter 15, verse 10 to 11. Jesus called the crowd to him and said, "Listen and understand." Don't just listen, you need to understand. Verse 11. What goes into a man's mouth does not make him unclean, but what comes out of his mouth, that is what makes him unclean. Look at the next verse. Verse number 17. Don't you see? Whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body. Now, I don't have to explain that. You know that full well. Verse number 18. But the things that come out from the mouth come from where? The heart. And this makes a man unclean. Verse 19. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. Verse 20, these are what make a man unclean. But eating with unwashed hands, let me explain that. Eating with unwashed ceremonially, hindi lang po basta magugas ng kamay ang issue dito. But eating with unwashed hands does not make him unclean. Brothers and sisters, let me explain. Hindi po laban si Jesus sa paghuhugas ng kamay. Cleanliness is next to godliness. Kailangan malinis ka sa katawan. Yan po ang mahigpit na habilin ngayong panahon ng COVID-19. Hygiene. Kailangan malinis ka sa iyong katawan. Ang paghuhugas ng kamay ay kailangan. Pero ang tinutukoy po ni Jesus dito, yung ceremonial washing na ginagawa ng religion na gusto nilang gawin din ng mga alagad. So anong gusto ng mga Pariseo? Yung mga alagad maging religious. Now listen, you can be religious but not righteous. What is more important is be righteous before God. Your right standing with God, not exactly religious. Because religious is just based on rituals, regulations, rules ng isang religion. So what did the Apostle Paul say about religion having the exterior holiness? Ano sabi niya rito? Let's go back to 2 Timothy chapter 3, verse 5. Which, look at this, having a form of godliness but denying its power. What did he say? Have nothing to do with them. Them, referring to these people who have mastered the art of exterior religious holiness. Now, brothers and sisters, have nothing to do with it. Let me show you the New Living Translation, same verse. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. The Apostle Paul said, stay away from people like that. Anong dapat gawin? Stay away from religion. Stay away from religious people, but not righteous. What is more important is be righteous. Through the finished work of Jesus Christ, you are made righteous. 2 Corinthians chapter 5, verse 21. He who knew no sin became sin that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Hebrews chapter 10 verse 14, by one sacrifice, he has perfected us forever. You are perfect and forever righteous before God, not because of religious rites and rituals and rudiments and regulations, but you are righteous before God through the finished work of Jesus Christ on the cross. And any religion that will tell you otherwise, stay away from this religion because it is not of God.
Maging maingat, maging maingat. Bakit? Proverbs chapter 14 verse 12. Imagine kung gaano kaimportante itong verse na to. Twice mentioned in the book of Proverbs. Same wordings. Cut and paste. Proverbs 14, 12. The same. Proverbs 16, 25. It reads, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Parang tama, mukhang tama, amoy tama, lasang tama, pero mali. Sapagkat hindi po mukhang tama ay tama, hindi po dahil mukhang sa Diyos ay sa Diyos, hindi ko mo gumagamit ng Biblia ay sa Diyos, hindi ko mo nagbibigay ng verse ay sa Diyos, si Satanas man gumagamit din ng verse. Naalala niyo yung temptation sa Matthew chapter 4? Kausap niya si Jesus, si Satan doon nag-quote ng verse directly from Psalms 91. Kaya si Satanas, alam din niya yung mga verses. Kaya hindi ko mo nag-verse, oy sa Diyos ay kahit ito ah. Hindi ko mo nagpakita ng Bible, o malaking Bible, o itim na Bible, ah sa Diyos ay kahit ito. Hindi ko mo nakabarong, o nakakurbata, naka-Amerikana, o hindi ko mo malaki simbahan, o may krus sa simbahan. Oh, brothers and sisters, ingat, 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 sapagkat mayroong daang tila tama, ngunit ang dulo ay kapahamakan. What is man's first religion? Now, before I answer it, let me rephrase my question. By the way, what is religion? What is religion? Mamaya sasagutin ko, what is man's first religion? Pero i-clear ko muna, baka hindi kasi tayo magkaintindihan. Eh, ginagamit ko yung word na religion, ano yung ibig kong sabihin? Now, I am using this word, the word religion, in a general sense. Nang ibig kong sabihin ito, religion is your approach to God. Yun ang ibig kong sabihin ng religion. Now, wag mo i-quote sa akin yung James chapter 3 or chapter 4 na may binabanggit or chapter 2 na binabanggit tungkol sa religion. I believe that. That is in the book of James. Pero that is not what I am referring to. The word religion, I am referring to your general approach to God. Yung paglapit ng tao sa Diyos. So what is man's first religion? Let me rephrase. Ano yung unang ginawa ng tao nang siya ay lumapit sa Diyos? Yan yung religion eh. Man's approach to God. Let me show you. Genesis chapter 4. I'll be reading series of verses, so stay with me. Genesis chapter 4 verse 1. Adam lay with his wife Eve, and she became pregnant and gave birth to Cain. She said, with the help of the Lord, I have brought forth a man. Ang pangalang Cain, or Cain, it means prized son. Sa iba naman ang sabi, acquired. Sa Tagalog, premium anak. Alam nyo naman, unang anak, tapos lalaki pa. Talagang parang ang ibig sabihin niya, premium-premium to. Kaya pinangalan ng Cain, and Cain means prized son. Verse 2. Later, she gave birth to his brother Abel. Now Abel kept flocks, and Cain worked the soil. So dalawang magkapatid, si Abel at si Cain. Si Cain ay magsasaka. Si Abel ay nag-aalaga ng tupa. Ang pangalang Abel, ang ibig sabihin, meaningless. Sa ibang salin nga, mas matindi, vanity. Na pag sinabing meaningless, hindi ibig sabihin walang kabuluhan. Hindi, walang kahulugan. Iba po yung walang kabuluhan sa walang kahulugan. Na huwag maging mapaghusga agad at this point, kasi maaga pa. Maiintindihan nyo later on sa pag-progress ng story why Abel means this way. I will explain to you. It's in the text. Pero just hold it. Ilagay mo lang muna
sa iyong alaala, sa sulok ng isang sulok ng alaala mo, nang ibig sabihin ng Abel ay meaningless. Babalikan natin yan later on. Verse 3. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. So this is religion, approach to God. Ang dinala ni Cain ay ang bunga ng kanyang pananim. Well, natural lang dahil siya isang magsasaka. Very good. Dahil siya'y magsasaka, nagtatanim siya, ang bunga ng kanyang tanim, yun ang kanyang inihandog sa Panginoon. Gamit niya yung kanyang mga gulay at prutas sa kanyang approach to God, gamit niya ito. Now, let's move on. Reading verse number 4. But, look at the contrast, Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. Ang handog naman po ni Abel ay tupa. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Nilingap ni Yahweh ang handog ni Abel. Meaning tinanggap ng Diyos ang paraan ni Abel. Look at verse 5. But on Cain and his offering, he did not look with favor. Hindi tinanggap ng Diyos ang paraan ni Cain. Ano naging damdamin ni Cain? Look at the last line. Ano ang kanya naging damdamin? So Cain was very angry. So siya po'y nagalit. Bakit siya'y nagalit? Kasi hindi nakapasa sa Diyos yung kanyang handog. Siya'y nagalit. He was very angry. Not just angry. Very angry. Siya po'y galit na galit. At ang kanyang mukha ay nalaglag. So you have to look at this because this is important. Look at the picture. There is an old saying, a picture is worth a thousand words. So nakita niyo po dyan, si Cain may dalang gulay. Nakita niyo dyan, si Abel may dalang tupa. Now, let me show you a chart so you would easily identify the two religions. Let me show you the chart. Tawagin po natin yung kay Cain, Cain's way. Kasi later on, I will prove that in the New Testament. Just hang on. Now, yung kay Abel, hindi ko naman pwede tawagin Abel's way. Kasi hindi naman paraan ni Abel yun eh. Paraan ng Diyos, sinunod ni Abel. So, tawagin natin God's way. Correct, di ba? So, Cain's way and God's way. Yung Cain's way, by works, dala niya yung kanyang gulay at prutas. Yan po ba'y bunga ng gawa ng tao? Yes. The prize son, who is the prize son? Cain, very good. Ang meaning ng Cain ay prize son. The prize son believes that he can approach God by his works. Kaya kong lumapit sa Diyos, dala ang magagandang prutas, dala ang magagandang gulay. Now, hindi basta ordinaryong gulay, ha? The best of the best ang kanyang offering. Kaya lang bunga ng kanyang gawa. Now, let's look at God's way. God's way is by the blood. Na hindi to Abel's way, this is God's way. Pinili ni Abel, lumapit sa Diyos sa paraang gusto ng Diyos. Let me put it this way. The meaningless son, who is the meaningless son? Abel. Kasi ang meaning ng Abel? Meaningless. The meaningless son believes that he can find life's meaning by doing it God's way. Kaya yung pangalang Abel, meaningless, ay sapagkat if you do it God's way, you find meaning. Alam nyo po ba mga kapatid, hiwalay sa paraang itinakda ng Diyos, walang kabuluhan ang buhay.
Matatagpuan mo lang ang tunay na kahulugan ng buhay if you approach God the way God designed it. And from the very start, God designed it that it is by the blood. Only by the blood. Nothing but the blood. The shed blood. Ito pong paghandog ng dugo sa lumang tipan ay anino ng dakilang paghandog na gagawin ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Pag namatay si Kristo, ito ang katubusan ng buong mundo. Ang nasa lumang tipan ay anino, ang nasa bagong tipan ay ang katuparan na naganap kay Kristo. Now, having said this, brothers and sisters, siguro naglalaro sa isip nyo ngayon, aba, mga anak yan ah. Anak yan ni Eva at ni Adan, si Cain at si Abel. Saan naman nila natutunan ng ganyang klase ng pamamaraan? Where did they get this? Of course, saan ito matututunan kung hindi sa magulang? So let me show you another chart by way of comparison. Now, nang bumagsak na ang tao, si Adan at si Eva, ang unang ginawa ng tao ay tinakpan ng kanilang sarili ng dahon ng igos. Remember, in-explain ko po sa inyo kanina that leaves or pig leaves particular, dahon ng igos ay representation ng man's works without fruits. Maraming gawa pero walang bunga. Pagod na pagod, walang epekto. Kasi yun po'y gawa lang ng tao. Yun po yung kanilang unang damit, Genesis chapter 3 verse 7. However, pinalitan ng Diyos yung kanilang damit. Nagpatay ang Diyos ng tupa, pinatulo ang dugo, kinuha ang balat, hinabi, tinahi ng Diyos at ibinigay sa tao. Look at the difference. Look at the contrast. They clothe themselves. God clothed them with an animal skin. Now that is interesting because when you look at it from a perspective of religion, ganyan ang relihiyon. Either you do it God's way or you do it man's way. Kaya po yung religion ngayon, and they are doing it their way, ang inventor ng religion po na yan, mga kapatid, ay ang bagsak na kalagayan ng tao at pinasikat ni Cain sa pamagitan po ng paghahandog sa Diyos gamit ang kanyang gulay at prutas na ini-expect niyang ma-impress ang Diyos. Nung ihandog niya itong inaasa niya, wow! Grabing mga gulay ito! Ang sarap pakbitin to! Ang sarap gulayin to ah! Gaganda ng prutas, gaganda ng gulay. Pero nasaktan yung mama. Na-hurt. Hindi lang siya nasaktan, nagalit pa siya. Dahil hindi nilingap ni Yahweh ang handog ni Cain. Dahil ang Diyos, isa lang paraan ang kanyang tinatanggap. Yung paraang hindi inimbento ng tao, kundi paraang nais ng Diyos. Now, going back to the story. Genesis chapter 4 verse 3. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. 5. But Abel brought fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. Verse 5. But on Cain and his offering, he did not look with favor. Anong reaction po ni Cain? He was very angry and his face was downcast. Let me say this. Religion gets angry when their works are not recognized. That is religion. Kita nyo kung ano yung nangyari noon ang panahon, nangyayari ngayon.
That is religion. Nagagalit pag hindi kinikilala yung kanyang gawa. Sapagkat ang gusto ng tao, kilalanin ang kanyang gawa. Why? Because the original sin is what? Pride. Anything that will lift up man, we want it. Religion exalts man. Religion exalts the works of man. That's why God hates religion. God hates it. Hindi ho paraan ang reliyon so we can come to God. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except by me. John 14:6. Jesus is not a religion. Jesus is not a religion. Kaya hindi po reliyon ang aming dala. Ang dala namin ay si Jesus. Dahil si Jesus ang Diyos na nagkatawang tao. Ipinanganak sa sabsaba ng Bethlehem. Ultimately, namatay sa krus ng Kalbaryo para akuin ang ating kasalanan. At pag sumampalataya kay Kristo, mayroong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hindi religion. Well, admittedly, people created religion out of Jesus. But Jesus himself is not a religion. Pero yung mga tao, gumawa ng reliyon. Pinangalan pa kay Jesus. Kung ano-anong ipinangalan, pero hindi naman si Jesus ang bida. Nakapangalan lang kay Jesus, pero ang bida ay ang mga gawa ng kanilang kamay at hindi ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus. Moving on, verse number 6. Genesis 4:6. Then the Lord said to Cain, why are you angry? Why is your face downcast? I like this part. Gusto kong parte na ito. Alam niyo kung bakit? Kinausap ng Diyos si Cain. Na, magalit ka sa Diyos. Oh, baba ang Dragon Ball. Game over. Tapos na. May sino ka ba naman? Ano ba naman sa akin kung magalit ka? Brothers and sisters, you can see the very heart of God. You can see the love of God. Na kahit mali ang ginawa ni Cain, hindi siya right away na-reject ni God. Kinausap. Ang sabi, bakit galit ka? Why are you angry? Why is your face downcast? Sa ibang salin, bakit ang mukha mo nakabagsak? Ba't ang mukha mo nakabagsak? Downcast. Why are you angry and why are you sad? Now look up here. I like this part for the simple reason that God did not just right away condemn Cain, but God gave Cain a chance to reason out. God gave Cain a chance to explain. Paliwanag mo, bakit yan ang paraan na pinili mo? Why? Di ba pagka tinanong kang bakit, may sagot. Why? Now, look at this because this is important. Verse number 7. Look at the words. If you do what is right, will you not be accepted? Ang ganda, sabi ng Diyos. Kung tama ang ginawa mo, hindi ka ba tatanggapin? So madaling maintindihan. Kaya hindi tinanggap, mali yung ginawa mo. Now, this is the wisdom of God. Kung tama ang ginawa mo, hindi ka ba tatanggapin? The mere fact na hindi tinanggap, mali yung ginawa mo. Kasi meron tamang paraan. Hindi pwede yung my way. Kasi marami mga taong teams yung my way. No, it should be God's way. Oh, sabi ng Diyos, ba't galit ka? Ba't bagsak ang mukha mo? Kung tama ang ginawa mo, hindi ka ba tatanggapin? Look at the next line. But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desired to have you, but you must master it. Na, kailangan ipaliwanag ito. Napakaganda nitong verse na ito. Yun pong word na sin, ha? Sabi ng Diyos, kung tama ang ginawa mo, hindi ka ba tatanggapin? Kung mali ang ginawa mo, mayroon, salin sa Tagalog, mayroong kasalanan na nasa pintuan mong kumakamot ng pinto, kunin mo. Na dahil salin lang po yung sin,
We need to look at the original word. The Hebrew word is kata. Kata. Ang salin dapat po niyan, sin offering. Bakit? Kasi yung kumakamot, crouching, kumakamot doon sa pintuan niya, tupa yon, tupa. Nagpadala ang Diyos ng tupa doon sa pintuan ng bahay niya. Ang sabi ng Diyos, kunin mo na. Ihandog mo. I am giving you a chance to correct your error. I'm giving you a second chance. Sin offering is crouching at your door. You must take it. You must offer it before me on the altar. Now, brothers and sisters, maaari ang iba po sa inyo, tataas ang kilay, magsasalubong ang kilay, ang panalangin ko lang, huwag kang mag-ahit ng kilay, sapagkat I will explain it even more. Bishop, pwede mo bang patunayan na yung word na sin dyan ay sin offering? Kasi all my life, sa buong religious life ko, alam ko sin yan. How in the world it becomes sin offering? Now, one thing for sure, I did not invent this. Alam niyo, broadcast ito, napapanood ng mga scholar. They can double check it. I'm sure they are doing that. So let me show you another version. This time, I will show you the YLT. Young's Literal Translation. So this is reputable. Kasi Young's Literal Translation. Now, this is reputable. Look at this. Genesis 4:7. Is there not, if thou does well, acceptance? Now, bakit po ganyan ang pagkakasulat niya? Eh, kasi nga po, literal yan eh. Word for word. Hindi ho yan in-arrange. Talagang ganyan no, ang basa niyan. O, ulitin natin. Is there not, if thou does well, acceptance? And if thou does not well, at the opening, a sin offering is crouching and unto thee its desire, and thou rulest over it. The word sin offering there, Hebrew kata. So I did not invent it, my friend. It's there. Anong ibig sabihin niyan? Ito, yung inventor ng maling relihiyon ng kanyang theme song ay My Way. Binigyan ng Diyos ng chance. Nagpadala ang Diyos ng tupa, sin offering, kumakamot doon sa pintuan. Ang sabi ng tupa, ihandog mo ko. Ihandog mo ko. Sino nagpadala ng tupa? Ang Diyos. Who took the initiative? God. Did you see the love of God? Ganyan kamahal ng Diyos ang tao. Isinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him should not perish but have everlasting life. So anong ginawa po nung tupa nandoon sa pintuan? Kumakamot. Ang sabi ng Diyos sa kanya, kunin mo na at ihandog mo dahil hindi kita pwedeng tanggapin sa paraan na gusto mo. Gusto mong tanggapin kita? I'm asking you a question now. Gusto mong tanggapin kita? Ang sabi ng Diyos, gawin mo sa paraang gusto ko. You have to do it my way. I mean God's way, not our way. And God's way will always be by the blood, through the finished work of Jesus Christ. Nothing more, nothing less, nothing else. You know why we preach grace? Because the center message of grace is the shed blood of Jesus Christ. The heart and soul of grace is what Jesus did on the cross for us all. God is so loving. Binigyan ng chance si Cain. I just wish kinuha ni Cain yung handog, inialay at siya'y tinanggap ng Panginoon. But you know the story very well. God is simply saying to Cain, if
you do not offer well, there is a sin offering, the Hebrew word is kata, at your doorstep. It's for you. Get it and offer it. Truly amazing, isn't it? Amazing talaga ang grace ni God. Amazing po talaga ang love ni God. Na kahit na bumagsak na ang tao, hindi niya po kinundem ang tao. Alam niyo, may maling chismis na nung bumagsak ang tao, wala naman tamang chismis eh. So, let me rephrase it. Meron chismis ng tao nung bumagsak, pinarusahan ng Diyos, pinalaya sa Garden of Eden. Chismis yun eh. Alam niyo po, yung pagpapaalis sa kanila sa Garden of Eden ay hindi ho parusa. Una, kasi kahit lumabas ka sa Garden of Eden, ang buong mundo, garden. Kasi nilikha ng Diyos ang mundo noong unang panahon, magandang maganda. Yung pag-alis sa garden ay hindi ho parusa. Yun po'y paglayo ng Diyos sa tao sa puno ng buhay. Inilayo ng Diyos ang tao sa puno ng buhay, tapos pinabantayan yung puno upang huwag makain ng tao yung bunga ng puno ng buhay sa kalagayan bilang makasalanan. Kasi pag nakain ng tao yung bunga ng puno ng buhay sa kalagayang siya'y makasalanan, hindi na siya mamamatay. Man will become unsavable because man will live forever in the condition under sin. Wala nang chance. Kaya inilayo ng Diyos ang tao sa puno upang magkaroon ng chance. It is good for man to die because the wages of sin is death. And one day, sa magandang plano ng Diyos, ipapadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Mamamatay sa krus ng Kalbaryo, aakuin ang ating kamatayan upang sa pamagitan ng pagsampalataya mo sa kanya, hindi ka namamatay at mabuhay ka magpakailan-kailan pa man. Truly amazing, isn't it? Amazing. Kaya, hindi ho galit ang Diyos. Ipinipinta ng mga religious people ang maling larawan tungkol sa Diyos na galit ang Diyos. Hindi po. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay mabait. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagbiyaya. And the very reason you are watching this broadcast is because God is giving you a chance to receive His grace and be saved. And be saved forever. Can you say amen? Now, what did Cain do? I just wish tama ang ginawa ni Cain. Sana lang wish natin na pag binasa natin yung kwento, kinuha ni Cain yung sin offering, pumunta siya sa altar, inoffer po niya. But what he did is exactly opposite. Look at verse 8, Genesis 4:8. Now Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Sad, isn't it? The first record ng murder was recorded related to religion. Yan ang first record ng murder related sa religion. Because there is an undocumented hypothesis that religion has killed more people than wars. Delikado ang religion. Pumapatay po yan. Pinatay ni Cain si Abel dahil hindi sila parehas ng relihiyon. Ang relihiyon ni Cain ay by works. Ang kay Abel ay by grace. Kaya pinatay ni Cain si Abel. When you live by your performance, you will be filled with hate. That is a religion of works. Lagi kang galit. Kasi gusto mo yung iyong gawa ay pinupuri ng tao. Laging sikat ang iyong gawa. Ang programa mo, ang pangalan mo,
ang relihiyon mo. At kapag bigo ang mga tao, gawin ito. Punong ka ng galit. And religion kills. On the other hand, when you live by Christ's performance, you will be filled with love. Kaya pag umaasa ka sa tinapos na gawa ni Kristo, wala ka nang kailangan patunayan. Hindi mag-aaway ang pastor sa pastor dahil ang membro lumipat ng church. Gaaway kayo sa membro. Oh, bakit ka nagagalit? Eto, tatapatin ko na kayo. Kaya ho lumilipat ay sapagkat napagod mula sa isang relihiyon na performance-based, lumipat po sa isang simbahan na grace-based na umaasa sa finished work of Jesus Christ. Na huwag mo sisihin. Ikaw nga, pag napagod ka rin, lilipat ka rin eh. Kasi pag napagod ka, hahanap ka ng kapahingahan. Kaya, I am giving you an opportunity if you are looking for full grace churches. At the end, I will give you a list. Baka may malapit sa iyo. Pero kung wala, you can start one. Sapagkat ang tao pagod na. Look at my eyes and remember this the rest of your life. Pagod na ang tao sa masyadong maraming requirements ng religion. Do more, give more, serve more, pray and fast more, do more. Wala na yata ang katapusan. Ililista nila ang marami mong gagawin. Hindi ka patapos. May panibagong listahan ng mga gagawin. Well, tanungin mo, pastor, bakit ko kailangan gawin yan? Dapat, para gumaling ka. Dapat, para pagpalain ka. Dapat, para maligtas ka. Patay na. Pumasok na yung relihiyon na ang tao, ang sentro. Yung gawa ng tao, ang sentro. At hindi yung tinapos na gawa ni Kristo. At kapag umuunti ang mga tao, nagkakagalit, nag-aaway. Ang sabi nila, wow, nagpo-proselyte. May pastor nga nagsabi, proselyting yan. Tinanong ko yung pastor, spell proselyting, di niya ma-spell. So sabi ko sa kanya, paano mong alam ang meaning ng proselyting, di mo alam ang spelling? Mahirap ang spelling ng proselyting ha? I-try mo, spell mo. Mahirap ang spelling niyan. Maraming mga tao, they just heard it. Proselyting eh ka, pero hindi naman nila alam ang meaning ng proselyting. You have to check it on the dictionary. Yung lumilipat sa isang church, galing sa ibang church, hindi proselyting yon. Yun po'y transfer. Nagtatransfer sila because they are looking for a church where they can grow in the Lord. Eh, mantakin mo naman, napakatagal niya na dyan sa church na yan, hindi pa lumago. Sapagkat walang paglagong nagaganap sa ilalim ng relihiyon. Alam niyo po kung ano lang ang lumalago sa relihiyon, yung organisasyon, pero hindi yung tao. Dumadami lang yung pera nila, lumalaki yung gusali, dumadami po yung kanilang tao, pero yung mga personal na mga tao, they are not growing because it is just religion. What we are offering you is giving you an opportunity to grow in the grace of God. So, if you are in a religion where there is so many heavy requirements and loads and burdens, hirap na hirap ka na. Sabi ni Jesus, come unto me. All you who are weary, all you are wearied and heavily laden, I'll give you rest. Nag-aalok ang Panginoon ng kapahingahan kung pagod ka na. Pero kung kaya mo pa, stay ka lang. Alam ko one day mapapagod ka. Alam ko yan. Been there, done that. Mga nanonood sa broadcast na ito, they can attest the fact, galing na sila dyan. Salamat nang matagpuan natin ang kapahingahang bigay ni Jesus. Can you say amen? Now, moving on, what
does the Bible say about Cain's way or Cain's religion? May sinabi ang Bible tungkol dyan, ha? I'll show you. Jude verse 11. Kasi isang chapter lang ang Jude, eh. Look at verse 11. I'll show you. Let's look at this. Woe to them. They have taken the way of Cain. Wow. Nasa Bible. They have taken the way of Cain. They have rushed for profit into Balaam's error. They have been destroyed in Korah's rebellion. Now you have to be familiar with the story. Si Korah, yan po yung nagrebelde laban kay Moses. Nilamon ng lupa yan. Bumukay yung lupa, nilamon sila. Ito namang Balaam's error. Ito po yung kinausap ni Balak. Si Balak, may masamang balak sa Israel. Binayaran niya si Balaam para sumpain ang Israel. Oh, look at that. Prophet. Oh, di ba ganyan ang religion? Prophet. Pakinabang. Tawag lang non-profit. But the truth is, they profit a lot. Dami-dami nilang napakinabangan mula sa religion. And then look at the next one, the way of Cain. So, tatlong pangalan na binanggit. Cain, Balaam, and Korah. Lahat ito, mga kapatid, ay representation ng religion of works and performance. Yung pong word na woe, in the Greek, it means judgment. Now, in the book of Revelation, you will read a lot of woe, woe, woe. Chapter 8, chapter 9, chapter 10, I think, and chapter 11, repeatedly, woe, woe, woe. Let me show you Revelation 8:13. As I watched, John writes, I heard an eagle that was flying in midair call out in a loud voice, woe! Woe! Woe to the inhabitants of the earth because of the trumpet blast about to be sounded by the other three angels. If you read the whole thing, there are seven trumpets. And every trumpet represents judgment. Nahipa na po yung unang apat. At sumigaw po, woe, 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 three times. Judgment, judgment, judgment. Because trumpets are about to be blasted. Matthew chapter 23, Jesus used the word woe seven times, signifying perfect judgment upon man-made religion. I'll show you in a little while, but listen. Seven means perfect number. Woe means judgment. Seven times Jesus said, woe, 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 woe. And woe again, because it is a perfect judgment. I'll show you Matthew chapter 23, verse 13. This is the first one. I am not going to read the whole seven. You can do it by yourself. Just give an example, verse 13. Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites. You shut the kingdom of heaven in man's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to. Woe to you, teachers of the law. Brothers and sisters, it is important to take note of this. That woe is given to the teachers of the law, not to the teachers of grace. Have you noticed that?
Woe to you, teachers of the law. Brothers and sisters, this is very straightforward. I'm asking you a question. Am I now your enemy because I told you the truth? I just wish you will not consider me an enemy, because we are doing this because we love you. We want to let you know that Jesus loves you so much, that Jesus died for you on the cross, and he rose again for you. He went up to heaven, and he's preparing a place for you. And when that time comes, he will come again, receive you unto himself, and we will be with the Lord forever and forever. Amen. Time is up. You see, I promised we will be mindful of the time. But of course, tomorrow we will continue our broadcast. Tomorrow is day 3. But we do not want to end the broadcast without giving an opportunity sa ating mga new viewers to receive the Lord Jesus Christ into your heart. So, kung ikaw ay baguhan, nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso, hindi religion. I am not offering you religion. I am offering you Jesus. I am offering you His grace. Hindi kita inaalok magmembro ng aming simbahan. Not at all. Inaalok kitang magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Una, kailangan mong kilalani na ikaw ay makasalanan. Pangalawa, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Pangatlo, si Kristo lang ang tagapagligtas. At kung yan ang iyong pasya, sumunod ka sa panalangin ito. Tayo'y manalangin. Panginoong Jesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen. Ako na lang pong mananalangin. Ama, sino man po ang sumunod sa panalangin ng pagtanggap, ipinagkakatiwala po namin sila sa inyo. Pinagkakatiwala po namin sila sa inyong biyaya na sila ay lumago sa bagong natagpuang pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, amen. Amen. Ano po ang big idea? Always keep in mind, I am a grace, I am a full grace learner. Let's say that again. I am a full grace learner. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang mga elements dyan po sa inyong bahay. Kunin po niyong tasa, baso, kupita na may lamang grape juice at kapirasong tinapay. Let's do this. Nais ko po ipaalala sa ating mga kapatid na ang tinapay ay simbolo ng bugbog na katawan ni Kristo. Gaya ng nasusulat sa kanyang mga sugat, pinagaling ka na. Ang katas ng ubas ay simbolo ng banal na dugo ng Panginoong Jesucristo na kanyang itinigis sa krus ng Kalbaryo. Gaya ng nasusulat,
Dahil sa pagtigis ng dugo, tayo napatawad na sa lahat ng ating kasalanan. Atin itong ginagawa upang ideklara na siya'y namatay, siya po'y nilibing, siya po'y muling nabuhay, umakyat sa langit, at siya po'y muling babalik. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon ngayon naman ay ibinibigay ko sa inyo nang gabing siya pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpirapiraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpirapiraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Gayun din naman matapos magapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay natin gawin. Atin pong itaas ang ating dalawang kamay at sumunod tayo sa panalangin ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala. Ako'y magaling na. Aking idinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Muli, ano po ang ating big idea? You have to keep this in your mind. And you have to remember this for a very long time sapagkat 12 araw ito ang ibabaon sa ating kaisipan. What is the big idea? I am a full grace learner. Tayo po ay dumako sa gawain ng pagbibigay, pagkakaloob. Muli, kung napagpala po kayo ng gawain ito at naramdaman nyo ang paghipo ng Banal na Espiritu sa inyong puso. Nais nyong suportahan ang broadcast na ito o ang gawain ng Emmanuel Ministry Institute sa pamagitan ng inyong pagkakaloob. Narito po ang impormasyon na maaari nyo pong magamit. Nakikita nyo po sa screen ang pangalan po ng bangko, account name, and account number. Pwede nyo pong gamitin ang online banking or maaari nyo rin gamitin ang mga banking days sa susunod na mga araw. Pwede nyo rin pong gamitin ang pamamaraang ito kung hindi po ang bangko ang paraan ng Palawan Express, Western Union, and Cebuana Luwilier. Bilang pamamaraan na maiparating ang inyo pong pagtulong, pagsuporta sa pagpapalaganap ng mensahe ng biyaya. Anumang halaga ay mahalaga sapagkat nilikumin po yan at ipapaalam namin sa inyo na natanggap namin ang inyong suporta at palalawigin po natin ang mensahe ng biyaya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Gamit ang pangalang Jeremiel Domingo, narito po ang cellphone number at ang address, Valenzuela City. Mula sa ikaibutura ng aming puso, thank you for giving to the Lord.
Now, before we finally end, I'll give you an opportunity to see this Full Grace Churches Directory. Arrange po ito alphabetically and find out kung saan mayroong pinakamalapit na Full Grace sa lugar po ninyo. Maraming salamat po mga kapatid. At again, may update po yan bukas dahil may mga pangalang pumasok na bago. At kung nakita nyo po na mayroon pong mga kailangang iayos na pangalan, please let us know o mga pangalang dapat idagdag o baka hindi nyo po nakita yung church ninyo doon, and please let us know. We will do the update and we need to receive the information today. Kasi ngayon po yun para sa update bukas. Now, before we finally end, nais mo namin ipaalam sa inyo na mapapakinggan nyo po ang Radyo EMI gamit po ang DWBL 1242 kHz on your AM band Monday to Friday, 7 a.m. Pwede nyo rin po mapakinggan ang Radyo EMI gamit po ang Facebook Live gabi-gabi naman. Monday to Friday, alas 10 ng gabi. And pwede rin po kayong mag-subscribe sa EMI channel para mapanood nyo po mga telecast and broadcast dala po ng EMI online TV. Tomorrow, bukas po ay Linggo. Let me explain. Bukas, isa lang po ang ating worship online. April 19, Sunday, 10 o'clock a.m. Only one service. Only one service. April 19, Sunday, 10 a.m. Bakit? In the afternoon, April 19, day 3 ng ating 12-day broadcast. Kasi tuloy-tuloy po yung broadcast ng Full Grace Learning. Kasama po sa bilang ang araw ng Linggo. Kaya sa umaga ay ang worship service online at sa hapon naman ay ang pagpapatuloy ng 12-day broadcast Learning Full Grace Day 3, Sunday, 4 o'clock p.m. Muli, ano po ang big idea? Keep this in your mind. I am a full Grace learner. For the meantime, you have to stay home. Stay safe. Stay blessed. Ako po si Bishop Emi, laging nagpapaalala sa inyo. Kay Kristo, ikaw
I, Charitoo,